Kaya paborito ko po itong Falling Wedge na to eh. Kasi dyan ako kadalasang pumikit sa Falling Wedge na yan. Tandaan nyo po na Falling Wedge yan. Falling Wedge pati itong flag pattern. At saka rectangle. Maganda po mga ano yan. Mga chart patterns po yan. So, ganun lang. Ay, ito, pinakita ko lang naman paano ako nag-flat. Diba? Dito, horizontal. Dito, inclined. Tandaan nyo po yan, ha? Yung pagka-flat ng support and resistance. Kasi, bago kayo bumili, dapat i-flat nyo muna support and resistance nyo. Dapat, ayun ang matutunan nyo. So, next po. Sa isang ano, price action, normal na po siya mag-correct ng price kasi ang isang healthy na uptrend stock bubuo siya ng low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ganun po ang normal na uptrend na stock. Kasi yung mga newbie na hindi alam, hoy, tumaas tapos baba, natatakot na magbenta. Pero di nalang tataas natin kasi ayun ang normal, ayun ang healthy trend. Kaya yan ang binubuo na uptrend na stock. So, paano tayo magbubuo ng ito? Support and resistance. For example, nakita mo, ito nag-higher high na. So, paano ka magte-trade ito? So, itong higher low mo, ito ang magiging support mo. No? Tapos itong higher high mo, ito ang magiging resistance mo. Ito magiging support mo, ito magiging resistance mo. So, tignan mo yung candles. Pag lumapit doon sa higher low, dito, horizontal resistance, horizontal ha, hindi vertical. Ay, hindi slant. Horizontal ha, horizontal resistance, i-flat mo yon. Horizontal support, i-flat mo rin yon. Pag lumapit doon sa higher low mo, pwede kang bumili. No, pero, kapag tinagos yung higher low mo, pwede kasi mag-trend reversal. Pwedeng bubaba na yan. Ganun po siya. So, pwede kang bumili doon. Pwede kasing gumawa ng higher low lang yan, tapos gagawa ulit ang higher high. Diba? So, ganun. So, ingat lang, no? Kasi sa higher high na yun, pag nauntog, pwedeng mag-double top. Ayun po siya. Double top, bearish pattern. Nag-gets ko ba sinabi ko? Ito. Ano ko lang sa paint, no? Paint. Okay. Para mas maliwanag po. So, ito pong low natin. Gumanon po siya. Diba? And then, ganyan. Yan. For example, itong high natin. Itong higher low natin. Itong higher high natin. Higher high. So, ito yung resistance natin. Diba? So, ito yung support. Resistance. Ito yung support. For example, ang price action, pumunta dito. So, wag nyo nahintayin na mag-touch sa support. Bili na agad kayo. Once na nag-bounce. Pag nag-bounce, nakita nyo yung ganyan. Wag dito sa pinakailalim, ha? Malapit ha. Pag nag-bounce lang. Pag nag-bounce, doon kayo bumili. No? Siyempre, kapag di na gusto nyo itong support nyo, siyempre, benta. Pero once na ganyan, dito kayo nakabili, no? And then, nag-bounce pa ganyan, bending na lahat, kasi double tap po yan. Double tap. Pero pag, syempre, pwede naman na tumaas ulit yan eh. Basta kapag yan, na-reject yan, then, pag bumaba, benta po kayo kahit 50%. Diba sinasabi ko sa inyo, pag inutog ang resistance, benta lang kayo 50%. Kasi sa trading kasi, nagka-project lang tayo kung tataas ba o bababa ang presyo. Wala pong makapag-predict noon. Through the market lang po palagi. Kahit sinong trader, wala pong makapag-predict. Kalokohan po yung mga nasa YouTube, nasa Facebook, na ganun po. Nasasabihin nila, ganto sa bukas, gantong price yan, ganto. Bukas, ganung price yan. Kalokohan po yun. Kahit sino pong professional trader, wala pong makapag-predict ng price. Lahat po kami, gumagat lang ng technical indicator. Kaya yung mga sasabihin na sa mga webinar na sa mga page sa YouTube,
sasabihin nila, sumala kayo sa ganito Discord. Magbayad lang kayo 500 monthly. Ang bibigyan namin kayo ng buying signal. Fake news po yan. Huwag pa kayo sumali. Ako na po. Ako po na nagsasabi sa inyo. Kasi, wait lang po, inom lang po. May indicators. Kasi ganito lang din ginagat po nila. No? At saka po, pwede nyo pag-aralan naman eh. Magbayad kayo, tapos sasala sa Discord. Di rin kayo yung itutuitingin doon. Di napabayad lang din kayo. Diba? Yung sa mga magte-trade ah, yung gusto talaga matuto mag-trade. So, mamaya may mga papasok ng libro, ganyan, kung may time kayo, pwede nyo panoorin yung ma-secure doon. No? So, ganun po. Ganito po sa higher sa up and the stock kung paano yung tactics po pagbenta pati pagbili. Next po tayo. Gawin natin yan. Close mo na lang. Hindi. Gagamitin mo ulit. Next po. Ay, di po nananira sa mga YouTuber ah. Kasi sinasamantala kasi nila na ano eh. Hype. Alam mo yon, meron silang skill pero may bayad. Siyempre, di mo rin masisisi kasi kailangan talaga eh. Pero sa akin, mas okay kung may share kung knowledge. Kung may budget kayo, pwede. Pero kung wala kayong budget na gusto nyo talaga kumita ng pera sa trading, libre. Pwede, pwede mag-aral sa mga YouTube. Marami po dyan mga YouTuber nag-i-stream. Pero sa mga paid seminar, sa mga ano, huwag na pa kayo sumali. Pwede matutunan naman eh. Sa YouTube. Ako, YouTube lang din ako. Mga kaibigan, YouTube lang din ako. Pero, matindi ako yung seminar, mga worth 1.5. Ganun. Isang best lang yun. Ganun lang. At saka, sumali sa mga YouTube. Ano pa yung sa YouTube na yan? Wait lang. Ano pa YouTube na yan? Nasali sa Discord. Ganun eh. May sali sa Discord, basta may bayad eh, monthly. Sumali din ako doon, na 2 months, wala akong napala. Nagbayad lang din ako. Pero kung gusto nyo, pwede naman. Ganito po, sa mga higher low. Pasensya sa mga konting ebas ha. Kasi nag-share lang sa mga experience ebas, ko. Ebas sabi, baka di nila alam kung ebas. Sa mga ebas, sa konting salita ko. Kasi nag-share lang ng experience ko about sa trading. Para di nyo na may experience na masasayang din lang din pera nyo nang wala katuturan. Siyempre, mahalaga yung pera ngayon, lalo pandemic ngayon. So, ganito po sa downtrend stock. So, sa downtrend na, no, na price action, meron mo lang po ito, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ganyan po, makita yung pattern. Crypto blade, ganyan. Normal po yan. So, ganun din po. Patatyo dito yung support nyo, resistance. Katulad lang din po ginawa ko dito sa uptrend na stocks. Kabaltaran nyo, kabaltaran lang din po para di po tayo magtagal, no? So, ito po yung setup ko sa pag-trade. So, una, set indicators. Dito po ako magtuturo ng mga indicators. Next time po, ilalagay ko po siya dito sa presentation. Pero pagkatapos ito, isend ko na po eh. Tapos mag-update lang po ako sa ng presentation ko, no? Para po, very big aid po kayo. So, ito po yung ginagamit yung indicators, no? Close muna natin. So, dito yung makikilala si Emma, pati si RSI MACD at saka MA. Close po natin lahat, no? So, okay na tayo sa time frame. Okay, dito po tayo sa indicator. Ang unang ginagamit pong indicator is MA, moving average. So, sa moving average, tatlo pong ginagamit po natin. Wait lang ha. Moving average. Tatlo po yan. Set po natin ng 20. Then, ang gusto ko is kulay dilaw. Yan. Ay, hindi po pala na okay. Ulit. 20, tapos dilaw. Yan, 20 okay. Candles. Tapos 50. Tapos green. Okay. Tapos sa 200. So, ano pong ibig sabihin yan, Sir Mark?
Ang ibig sabihin po ng MA220, so average ng 20 candles. Ina-average po niyan 20 candles, kaya po siya may line. Average po yan ng 20 candles. So ibig sabihin, pagpataas po yung ano nyo, yung price action nyo, pataas din yan kasi average ng 20 candles nga eh, di ba? Yung price ng 20 candles. Ito 50, average ng 50 candles. And then 200, average ng 200 candles. Ibig sabihin yan, yung 20 is for short term. Yung 50 is for medium term. Ang 200 is for long term. Ayun po ha, kaya ako po ginagawa ito, MAT 20, 50, 200, MA20 is for short term, 50, medium term, 200, long term. Pero, hindi ko po ginagamit yan. Ang totoong ginagamit ko po is EMA. Tatlo lang ito, EMA. Wait lang, sagutin ko po tanong nyo sa isip nyo, bakit EMA ang ginagamit ko, hindi MA? Wait lang ha, tatlo lang ulit. Kung bakit EMA, anong difference ng dalawa? Sagutin ko po yan. Wait lang po. Wait lang po ha. 50. Alam ko po mahalagang oras niya, kaya ayoko pong sayangin. Mga sayo mga mag. Lockdown sila. Kaya... Lockdown ba Manila ngayon? Pati yata sa Pampanga dito, lockdown din. Huwag mong sabihin nga sa Pampanga. So, eto. EMA. Ganun din po yun. EMA 20. Short term, EMA 50, medium term, EMA 200, long term. Sir, bakit po EMA ang ginagamit nyo, hindi MA? Kasi po, ang EMA po kasi is mas malapit sa price action. At mas malapit po sa price action as compared sa MA. Ang MA po kasi medyo malay sa price action eh. Ang EMA po kasi conservative po yan. Nagkapa-exit po kasi agad yan. At saka po, karamihan ng mga traders, EMA po ang ginagamit. Karamihan po. Kasi po ha, imagine ninyo, kung lahat ng mga traders, EMA ang ginagamit. Yung sabi, pag naging support to, ang daming bibili. As compared sa MA. Kaya po, EMA po ang ginagamit ko. No? Ano po pagkakaiba ng EMA sa MA? So, ang MA po, is average ng mga candles. For example, MA 20, average ng 20 candles. Ang EMA 20 po, may kasamang volume. Ganun po siya. Kaya po EMA ang ginagamit po namin. Mahalin niyo po si EMA kasi marami po siyang function. Ang yung pong EMA yes. Best time frame. So na sa inyo po 'yon, no. For example, chupitero kayo, gusto niyo yung chumupit. Ibig sabihin chupitero, short for the short time, gusto nyo mag-gain. No, for example, bumili ka rito sa EMA tapos benta dun, agad. Benta lang. Kita agad. Kita na agad. 1 minute time frame syempre. Kung gusto nyo for long term, 1 day gamitin nyo. Oh, wala pa masyado to. Konti pa lang kasing SLP ah. Dun tayo sa please like and subscribe to M-Viral Videos. Thank you.